Hello mga tol, welcome back sa aking vlog. Kumusta kayo dyan? So ayan mga tol, ipapakilala ko sa inyo ang mama ko, si Mama Risa. Hi! Hello sa inyong lahat! So ano po ba ang gagawin natin ngayon? Ang gagawin natin ngayon ay ang paglilinis. Maglilinis tayo ng bahay. At gagamitin natin, i-a-apply natin dito ang tinatawag na 5S. So, ano po ba yung 5S na yun? Kasi napabalitaan ko, importante daw yan. Lalo na sa hospitality management or HRM, kahit tourism, culinary, o sa mga housekeeping. So, pag ginamit po yung 5S, ano po ba ang silbi nito? Ano po ba ang magiging benepisyo ni 5S? Oo, totoong napaka-importante ng 5S na yan. Sa ating lahat, importante yan. Siyempre, lalong-lalo sa inyong mga estudyante, lalo ikaw, HM ka, magagamit mo yan in the future, mai-apply mo yan. Ang 5S, ito yung mga limang way, techniques, kung paano natin maisasagawa yung paglilinis ng maayos, syempre, mabilis, at maisasagawa natin siya ng ligtas tayo. And yung magiging result, syempre, kailangan, kumbaga, attractive yung magiging resulta, malinis, kaaya-aya sa paningin ng lahat, yung ating mga nilinis, yung bahay natin. Ah, okay, ganun pala yun. So, naiintindihan ko na mga tol yung 5S na yon. So, ang tanong, ano-ano po ba yung mga 5S na yon? Ang unang S ay ang tinatawag na seiri. Yan ay salitang Japanese. Ibig sabihin, pagsasama-samahin natin yung mga gamit na importante at kailangan pa natin. At saka yung mga gamit na hindi na naman natin gaanong kailangan, na sa tingin natin ay makakasikip na siya. Tapos, sana yung mga tinito. Ang pangalawang S, seiton. Ibig sabihin, ito ay ang pag-place ng mga gamit sa tamang pwesto o lugar para mas mabilis natin silang makikita or mahahanap in case kailangan natin. Ang third ay seiso. Ibig sabihin, kailangan nating
i-maintain na malinis yung surroundings natin. Lagi nating wawalisan, pupunasan yung mga ibabaw, at syempre, pinaka-importante sa lahat, lagi siyang isa-sanitize to maintain cleanliness. Fourth, seiketsu. Ibig sabihin, dapat i-maintain natin na yung mga gamit nakapwesto sa tamang lugar. Para in case kailangan natin or gagamitin natin, madali natin silang mahanap or makita. And last, shitsuk or self-discipline. Ang ibig sabihin naman ito, kailangan meron tayong disiplina sa sarili natin or dapat meron tayong pagkukusa para mapanatili natin na malinis at maayos ang kapaligiran natin. Alisin mo na ang cover. Ayusin mo, alisin mo na. Alis na yung dilaw. Oh my God! Wow! Oh my God! So ayan mga tol, naliwanagan na tayo sa 5S. So ma, maraming salamat po sa 5S na pinaliwanag mo. So I hope na magagamit ko ito in the future, ganun din po sa ibang tao. Okay lang yun, walang problema yon. Sana nakatulong din ako sa aking simpleng paliwanag. Tol, huwag kayo maingay ha. Kakain ako ng Coco Crunch.
Sarap mga tol. Bugutom pa kasi ako mga tol.